Sumakit ang ulo ko, Ate Karen. Balita ko, buntis ka daw. Opo. Ang inano niya po sa akin, palaglag ko daw po. Ha? Yan yung sinasabi namin, kami mga magulang, na pagka hindi kayo sumunod, kayong mga anak, kahit naman kami, pagka hindi tayo nakinig sa mga magulang natin, mapapahamak tayo. Gaya niyan, panigurado gusto ng mga magulang mo, mag-aral ka muna, magtapos ka muna ng pag-aaral, di ba? Dahil hindi tayo nakinig sa mga magulang natin, iyan ang nangyari. Ang mangyayari, napapahamak tayo. Ngayon, kung sumunod ka sa mga magulang natin, sa payo ng mga kaibigan, ng mga kapatid, ng mga magulang natin, hindi tayo napahamak. Anong masasabi mo, Kuya Kirby, sa kwento ng buhay ni ate? Alam ko tao. Naawis yung mga nag-aayosawan. Ilang beses na. Nakakaawa din, nakakalungkot. Nangyayari din pala yun. Hindi ka marinig. Bakit po nangyayari yung ganun? Lagi po siyang ano. Hindi sabi mo kanina, nakakaawa? Hindi, nakakaawa rin. Nakakalungkot din po isipin na ganun po talaga yung nangyayari. Sa limang kinasama mo, sino yung parang mas minahal mo sa lima? Yung pong ngayon. Ngayon? Oo. Bakit? Kasi po, lahat po ng ano ko po sa kanya, napagtapos niya po ako ng pag-aaral kahit po minsan may ano din po ako, may mali. Tapos minsan po, naanuhan niya din po ako. Lahat po ng pangailangan ko po sa ano niya, sa eskwelahan na ibibigay niya po. Yung masakit lang po yung nag-asawa lang po siya, hindi niya na po sinustentuhan yung anak niya. Naman po pinakamasakit po sa akin. Paano mag-asawa? Na ano po, siniraan po ako nung pinsan ko sa kanya na ganun po akong may nag-asawa daw po ako na ganyan-ganyan, tas buntis daw po ako. Kaya po iniwan po ako ng pinasama ko para lang po siya po yung maanuhan niya, pinasama niya. Ba't ka siniraan? Dahil po sa nainggit po yata siya, kasi lahat po ng gusto ko na ibibigay niya po, nabibigay po nung pinakasama ko. Kasi po siya, asawa po siya lahat po ng pangailangan niya. Hindi niya po na ibigay. Kaya po nung minsan po napunta po kami ng Candaba, nagpagawa lang po ako ng frame pa po sa picture ko. Ginawa niya po sa akin. Inano niya po ako, tinawag daw po ako ng malandi, ganyan. Tapos po na nakikisama daw po ako sa ibang lalaki, nagpabuntis. Ganun po inano sa akin. Kaya ngayon po yung pong inasama ko, naniwala naman po, tsaka po yung mga biyanan ko. Ano yung gusto mong sabihin doon sa pinsan mo na nanira sa'yo? Sana wag mo nang ulitin kung sa akin, sinabi mo na siniraan mo na ako sa kinasama ko. Sana kung makikisama ka sa isa ibang lalaki, wag mo naman sanang wag kang magsira ng kapwa mo. Kasi ayoko po kasi na naanan po ng nasira po yung isang pamilya dahil lang po sa pagsisira. Okay. Kung babalik yung panglima mo pala, tatanggapin mo pa? Hindi na po. Hindi mo na po anahin. Anahin ko na lang po yung anak ko. Kasi kasuhin ko na lang po, papalakihin ko na lang po siya na mag-isa. Andiyan naman po yung magulang ko para po makasuporta po sa akin. Okay. 8 years yung gap nung una, 20 years yung pangalawa, yung pangatlo, ilan yung gap niyo? Ilan taon siya? 24 din po. 24. Tapos yung pang-apat,
23 po. 23. Yung panlima, ilan yung gap? Ano po siya, 22. Ano yung mas okay sa'yo na pinapakisamaan yung mga may edad sa'yo o yung parang kaano mo lang, kaedad mo lang? Yung pong 39 years old. 39. Pero kung babalikan ka nun 39? Ano po, nag-asawa na po. Ay, nagladlad na po siya. Ano nagbakla na po. Ha? Nagtuluyan na po siyang bakla. Iniwan mo dahil nagladlad siya? Apo. Nung po nagsama kami, kala ko po talaga lalaki po siya. Pero nakadalawa po siyang anak. Sa una? Opo. Akala ko po talaga lalaki po siya. Yung kaya niya akong ipagtanggol sa magulang niya. Ay, nung hindi pa po kami nag-iwalay, napapaghalataan ko po siya na naglaladlad na nagaan na po siya magbabakla. Ganun po. Paano mong napaghalataan? Mukha? Nagli-lipstick, nagli-makeup na po siya. Gaayos na po siya ng mukha niya. Nakita ko po siyang nagli-lipstick tapos po na may makeup po siya sa mga gamit niya. Tapos tinanong ko po siya, bakla ka ba talaga? Ganyan-ganyan. Nung ano po, ayaw niya pong umamin. Nung pong ginawa ko na lang po nun, iniwan ko na lang po siya. Kasi mas gusto niya pa po yung lalaki kaysa po sa babae. Paano mo nasabing mas gusto niya yung lalaki sa babae? Yan po sa pag-ano niya po. Kasi po minsan na hindi ko na pumaan. Meron bang kainuman kayo, ganun? Wala naman. Nung pong ano, nung New Year po, may kainuman po kami. Ngayon, lagi po siyang tingin-tingin sa lalaki. Tapos para po siyang po siya. Pero sa mga limang nakasama mo, kung bibigyan kang pagkakataon, sino yung gusto mong makasama ulit? Wala na po. Bakit? Kasi po kung pakikisamahan ko po sila ulit, baka po ulitin na po yung ginawa nila sa akin na pagbubugbog, pagsusuntok. Tapos po yung baka makaano na lang po sa magulang nila na malandi, ganyan-ganyan. Sa makakapanood ng kwento ng buhay mo, ano yung aral na pwede mong ma-share sa kanila? Ano ko lang po sa kabataan ngayon, tapos muna po sila ng pag-aaral, tulungan muna po yung mga magulang niya. Huwag muna sila po mag-asawa kung mag-ano man po sila, kilalanin muna po yung mga boyfriend. At kung sakali man po, kilalanin muna po bago nila ano. Kasi marami na din po akong karanasan na ganyan po. 16 pa lang po ako, marami na akong karanasan sa ganyan po. Sana kung maano naman po ito, mag-aral muna po ng maayos. Sumakit ang ulo ko, Ate Karen. Kung karanasan, ang dami mo ng karanasan, pero kumbaga sa ano, nagsisimula pa lang eh. Simula pa lang ng laban ng buhay mo eh. Balita ko, buntis ka daw. Opo. Alam na niya. Alam niya po. Ang inano niya po sa akin, palaglag ko daw po. Ha? Kasi hindi niya daw po matatanggap. Bakit? Kasi daw po nag-asawa na po siya. Ganyan-ganyan po. Kailan mo sinabi sa kanya? Noong pong August 28 po. Bago po mag-birthday po yung anak ko, sinabi ko po sa kanya na buntis ako isang buwan na. Tapos ano niya po sa akin, wala na daw po siyang pakialam sa akin. Palaglag ko na lang daw po kung gusto ko. Kahit sustento po, hindi niya daw po sustentuhan. Palaglag mo daw? Ano sagot mo? Bakit ko naman po ipapalaglag? Eh, kasalanan sa Diyos to. Ikaw po sa Kanya. Kasi nagkasala na nga eh. Ang isang kasalanan, hindi malulutasan ng isa pang kasalanan. Ano yung naramdaman mo nung sinabi niyang, palaglag mo yan? Masakit po. Masakit po sa pakiramdam na
Katapos niya pong ginawa, tapos sasabihin niya po na ipalaglag ko na lang. Sinabi ko po sa kanya na una po tinanong ko siya kung pananagutan niya po yung anak ko. Sabi niya po, pag-iisipan niya po. Nung po na pag-iisipan niya, sagot niya po sa akin, palaglag ko na lang daw po. Sabi ko, bakit ko naman ipapalaglag? Mm. Eh, kasalanan naman sa Diyos yung palaglag ko. Mm. At tapos mong ginawa, tapos sabi mo papalaglag ko. Kaya ko pong ganun sa kanya. Yung ano po, paano niya pa daw po mapapanagutan po yung anak ko kung may kinakasama na po siya. Hindi mo siya papalaglag? Hindi. Ano sabi ng mama at papa mo nung sinabi mong papalaglag daw? Ano po sa akin ng magulang ko na kung ayaw niya pong panagutan, sila na daw po yung tutulong sa akin. Wag lang daw po akong mag-alis, umalis ng bahay, ganyan-ganyan. Bali, ilan na yung anak mo? Bali, pangatlo po yung nasa tiyan ko. Okay, kasi yung panganay, kinuha niya. Nasa lola niya po, nag-aaral. Nung una mong asawa, tsaka ito. Buti ito, asawa mo, anak mo to sa? Panlima po. Ah, buti hindi niya kinuha, no? Hindi ko po talaga ibinigay sa kanila kasi po, pagka po binigay ko po sa kanila, mapapabayaan po. Tulad po nung sa ano niya po, unang anak niya, napapabayaan lang din po. Kung hindi ko po asikasuhin yung anak niya, hindi niya po, hindi po maaan, hindi po kakain, ganyan. Kasi ano to, aral at kwento ng buhay, aral din sa mga kabataan. Sa tingin mo, bakit magulo yung buhay natin ngayon? Dumarating ba sa punto na parang napanginahan ka na ng loob, ganun, nawawala na ng pag-asa? Ano yung pinangahawakan mo? Ano yung bakit ka patuloy na lumalaban? Para maano po ako para po sa anak ko, sa magiging anak ko po. Kaya ka patuloy na lumalaban pa rin? Opo. Sa tingin mo, Ate Karen, gusto ng ating Diyos yung ganyan, yung nahirapan ka? Hindi. Pero kailangan mong harapin yung pinili mong landas. Kailangan mong harapin, ayusin. Pero sabi ko nga, kung nakinig tayo sa tatay natin, sa nanay natin, sa mga magulang natin, hindi tayo napapahamak. Kung nag-aral muna tayo, inayos muna natin yung yung buhay natin. Nagpatapos muna tayo ng pag-aaral, naghanap muna tayo ng trabaho, kung nagbigosyo muna tayo, nag-ipon muna tayo, hinanda muna natin lahat bago tayo, kasi pinag-aandaan talaga yan. Pinag-aandaan ang pag-aasawa. Kasi madaming madadamay. Pag di ka handa, nag-asawa ka, ang nahihirapan ang magulang. Ang mga magulang, lalo na yung bata. Yan lang naman, kasi nandyan na yan, nagkamali na tayo dyan, natuto na tayo dyan, huwag nang maulit-ulit. May plano ka pa mag-aral, Ate Karen? Tapos na ng grade 12. Oh, may plano ka mag-aral, college? Pagkalaki na lang po nung anak ko siguro. Anak pa siguro magka-college. Baka meron kang gusto sabihin kay mama at papa mo, hindi ka nakinig sa kanila. Nay, sorry po. Hindi po ako nakinig noong una sa inyo. Kahit na anong po ako na nakakasagot sa inyo, lagi po kayo nandyan para sa akin. Kahit ano pong dumating na problema, andyan pa din po kayo para sa akin. Sorry po. O minsan, sasagot po kayo ng paano-ano. Gagaling ng mga Good Samaritan natin, no? Kaya meron tayong dalang groceries para sa inyo. Baka kailangan ipa-check up ng anak mo.
Ba't siya may lagnat pala? Ano po, sa init po ng panahon. Napapawisan siya, no? Eh dapat yung mga ano talaga, iwasan yung ano, matuyo ng pawis. Tapos po kagabi, sinumpon din po ng hika. Anong maitutulong ko sa inyo, ate, pala? Ayan, inumin mo itong mga gatas, ha. Kailangan mo magpalakas ng katawan. Oh, yung sa anak mong isa, ay ano, tapos ikaw pang adult. May mga ano dyan, may mga tuna, mga corned beef, meatloaf. Meron din tayo mga ano dyan, Colgate. Ayan. Isasabihin ko sana, baka hindi ka naliligo. O kaya nagto-toothbrush. Pero ikaw pala yung nang iiwan. Ikaw ba yung nang... Ay, sila yung nang iwan. Ako po yung nang iwan. Oh, ikaw yung... Yung iba. Iniwan ka. Ikaw yung nang iwan sa iba. Pinapatawa lang kita. Kailangan kasi, sa buhay kasi, pagka masyado kang nag-negative, yung puso't isip mo, tatalunin ng ano, kalungkutan. Ngayon, maging ano lang, lahat, basta lahat ng kalungkutan mo, mga tanong mo, isuko mo lahat yan sa ating Diyos. Maging positive ka lang. Maging masaya ka lang. Kasi pagka inisip mo na wala nang ano yung buhay ko, ganito na, ganyan na, wala nang silbi, laging ano lang, lagi ka lang negative pagka ganun. Laging positive lang. Isuko mo lahat yan sa ating Diyos. Magiging ano ka, magbabago yung ano mo sa araw-araw, magiging masaya ka lang, positive ka lang. Yung mga problema, nandiyan na yan, ang ginawa natin yan eh. Kaya na nga mong harapin. Kasi naubusakan mo ng bigas, ikaw nang bumili ng bigas, no? Oh, mag-iwan pa ako ng ano, 5,000. 5,000 to, yung worth ng groceries, 4,000 ba? Ayan. Bali, 4,000 yung worth ng groceries at saka 5,000 na cash. Ayan, kahit pa paano makatulong sa inyo, no? Thank you. Welcome. Ayan, sa mga ano, katekram, kaya patuloy tayo na nakakapagpaabot ng pagmamahal sa mga kababayan natin. Ayan, dahil po yan sa mga pagsuporta po nyo sa channel po natin. Baka may manligaw bukas, sagutin mo kagad, ha? Oh. Okay, anong mapapangako mo sa baby mo tsaka sa magiging baby nyo, parating na baby? Ay, wait lang. Umiyak na si baby. Ayan, pakita niya sa atin. Eto. Yun, bakit? Iniwan ka. Oh, pogi-pogi. Okay, ito ate. Ano yung mapapangako mo sa baby mo, tapos sa coming soon na baby mo? Anahin ko po, papalakihin ko po, tsaka ako na lang po anahin. Yung kahit ano pong ano niya, ibibigay ko po kung sa abot na makakaya po. Gawin mo lahat. Ano lang, sakripisyo. Sabi nga, kung mabuti tayong magulang sa mga anak natin, gagawin natin lahat, ha? Kaya, yan... Gawin natin lahat para gumanda yung maibigay natin yung magandang kinabukasan ng mga anak natin, ha? Okay. So, paano? Bye! Bye, kuya!